Ay, Elsa, lagyan mo. Buti na lang dito ka namili, imbis na sa mall. Ah, oo, ano? Kailangan kasi namin ng kitchen towels eh. Hindi totoo yan. Sinabi mo kanina bumibili ka lang para makabenta sila, Mimi. Ba't mo kinokontra? Eh, bibili na nga. Maraming salamat, ha? Malaking bagay talaga itong ginagawa mo. Kaya halos walang wala kaming kita dito eh. Wala kayong benta nung Pasko? Meron naman, kaya lang mas malaki yung gastos. Sa kuryente pa lang eh, kulang pa yung kinita namin. Ah, may itutulong ba kami ni Pitoy? Naku, salamat. Pero kami na lang yung gagawa ng paraan. Bakit ka tumatanggi? Paano na yung bayad natin sa upa? Eh, gamitin mo lang yung advance at saka deposit dito. Pati nga yun, nagamit na rin namin. Ha? Galit na nga si Mang Kanor eh. Kaya lang, ayoko naman umutang. Bakit? Anong masama sa pangungutang? Hoy, hindi kami katulad mo, no? Na sobrang hinding matulog kahit nalubog na sa utang. Basta kung may kailangan kayo, ha? Magsabi lang kayo. Well, in that case, Elsa, my friend, may sasabihin ako sa'yo. Bilang tulong kay Mimi, nang kulang ang benta nila, di ba? Pwede? Sali mo na rin ito sa mga pinamimili mo. Ang kapal mo talaga eh, no? Ang kay Mara naman yan eh. Walang iya ka rin, ano? Pati pang regalo mo, iba ang gumagastos. Excuse me lang, ha? 1,500 pesos rin ang dagdag sa benta mo. Elsa, kulang ka ng 1,500. Uy, napadalo kayo. Meron kasi ako ibabalita sa inyo. Ay, bibigyan mo kaming pera. Ma, pasensya ka na, ha? Nagkakaproblema kasi kami sa benta dito sa shop, eh. May kinalaman dyan ang ibabalita ko sa inyo. But the good news is, nabili ko na kay Mang Kanor ang building na to. Ay, talaga? Nako, magiging maluwang na tayo sa pagbabayad. So, ikaw na yung bagong landlady namin? Yes! But, the bad news is, nakausap ko yung accountant ko. At sinabi niya sa akin na kailangan ko nang ipasara ang lahat ng mga hindi nakakabayad ng upa dito. And that means your gift shop. Ano? Galit ka ba? Hindi. Nalulungkot lang. Parang ang bilis naman. Kabibili ko lang sa inyo tapos ngayon ipasasara na kayo? Nakabigla nga eh. O, ganyan talaga ang negosyo eh. Hindi malama ano mangyayari. Hindi, nakakainis dun sa Mrs. Del Valle na yon. Ginagamit pa ibang taong dahilan eh. Ma, yung accountant nga niya yung nagsalita. Eh, anong laban natin doon? Tsaka mahirap magpatakbo ng negosyo, lalo kung palugi, di ba? Eh, syempre, iniisip mo na yung mga tao mo. Bakit po? Eh, kung ikaw yung kumuha ng tao, dapat obligasyon mo kasi yung suklian, yung maganda nilang trabaho, nang tama. Parang kaming mga kasambahay dito. Nagtatrabaho kami kay ma'am tsaka kay sir, kaya pinapasweldo kami. Kaya lang hindi naman kami empleyado ni Mrs. Del Valle. Oy, anong balak nyo? Makikain sa inyo. Ma, ikaw pa nga alam eh. Basta kung may maisip na kayong gawin, lumapit lang kayo kay Pitoy. Sa akin? Kanino pa ba? Ikaw magaling magnegosyo eh. Oh. Salamat ha. Pero wala pa sa isip ko yan eh. Ang inisip ko lang ngayon, paano ko masasara ng maayos yung shop? Ay nako, para ko nang nakikinita. Ang daming ililigpit. Kaya doon, sasakit na naman ang kasukasuan ko niyan. Ay, tapusin niyo maaga yung mga ginagawa niyo, ha? Tapos samahan niyo sila doon sa shop. Opo, ma'am. Oh, may makakasama na kayo. May makakatulong na kayong magligpit. Ay, talaga? Yeah. Pwede ba yun? Bakit hindi? Hindi kasi kasambahay po kami. Tapos hindi naman po kami katulong. Eh, di, hindi rin ako pwede. Driver ako eh. Hindi ako katulong. Kaya nga. Walang makakatulong dito sa mga ton, ha? Hi mga kapuso! For more updates on Pepito Manaloto, don't forget to subscribe to GMA Network's YouTube channel. And don't forget to hit the bell button to get notified on our latest updates. Thank you mga kapuso! Ay, ay, ganyan. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo at wala.